Okay, good morning mga kapigmate. Magandang araw po sa inyo mga kapigmate. Ngayon po, ang vlog po natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano po makapili ng magandang partner sa pagbili po ng partner ng mga kaibigan. Kasi sa pagbili natin ng partner, marami po diyang mga seller ng biik. Lalo na yung mga, yung iba sa farm, yung iba naman, yung mga nilalakong baboy, yung mga, kung dito sa amin, ang tawag dito ay pauna, yung bilihan talaga ng mga hayop. May kambing, may baka, may baboy, lahat ng hayop mga kaibigan na pwedeng ibenta na pang backyard, yung mayroong bilihan ng ganon. Pero ang problema doon, maraming mga manloloko mga kapigmate, yun ang kailangan ituturo ko sa inyo para makaiwas sa ganong mga manloloko. Pero mas maganda bumili kayo sa kung saan mismo yung ano yung farm or yung bibilan nyo ng bacon nare sa kagaya nitong sa akin. Mas maganda mga kapigmate kung makapunta kayo dun sa mismong ano ng kulungan ng mga biik. Ang kailangan nyo mga kapigmate pag mamimili kayo ng biik na partner mga kapigmate, ang pipiliin nyo sa magkakapatid kayo pipili mga kapigmate niya, kagaya nyan mga magkakapatid. Kung gusto nyo magandang partner mga kapigmate, pili kayo ng malalaki. Yan. Pero kung gantong malit na farm mga kaibigan, ang presyohan lagi ng ganyan tumatakbo sa by size. Sabihin natin ng presyo natin ay sabihin dito ay 1.8 kasi ang presyohan dito hanggang 2,200. Ganyan, 2 hanggang 2.3, 2.4, 2.5, ganyan. Ang pipiliin po natin yung malalaki mga kapigmate. Pero sa ganyan mga kapigmate, mayroong mga backyard mga kapigmate na hindi nila binebenta yung paisa-isa, lalo na yung, kasi pag paisa-isang binebenta mga kapigmate, ang ginagawa nung iba, nung may-ari, tinataasan lalo ang presyo nila. Kung bibili kayo ng mga ganyang mga kapigmate, mas maganda, lahatin nyo na yung magkakapatid. Para mas malaki yung discount nyo makuha doon sa backyard na yon. Tapos makukuha nyo pa yung malaki, kahit may malit na kayo makuha, okay lang yung mga kapigmate. Yung makakapal po yung balahibo, tapos yung masyado ng matutulis mga kaibigan yung uso, yun po yung iwasan yung bilhin. Kasi yun po, kalimitan po, yun ay minsan ay matatanda ng biik na isinama na lang sa mga bagong walay. Kaya yun po ang iiwasan nyo. Ang pipiliin nyo, kung mara ganyan, di ba, nakabukod lahat. Kahit kasama pa ng mga magulang mga kapigmate, bago kayo bumili mga kapigmate, tingnan nyo lahat kung okay ba yung kondisyon ng mga biik. Walang sakit, walang sabihin natin, walang mga pulgas, or walang mga sabihin natin na basta yung mga galis, yung mga sakit ng baboy na hindi, sabihin natin na may mga baboy kasi mga kapigmate na sakitin. Lalo na yung laging basa yung ilong, yung mamuta-muta. Mga kaibigan, yun ang iwasan nyo, yung mga mamuta-mutang biik. Tapos yung ano, yung mga biik na lambutin. Yun ang iwasan nyo mga pigmate kasi mga ganon, may mga sakit. Mas maganda kung bibili kayo ng mga biik mga pigmate. Mga walang sakit, malalakas. Saka mga kapigmate. Yun po ang bibilin kayo, pipiliin nyo kung pa isa-isa mga kapigmate. Pero mas maganda nga kung lahatan ang bibilin nyo. Tapos, pangalawa mga kapigmate, ang number one yung titingnan pag bibili kayo ng biik. Siguraduhin nyo mga kapigmate na marunong silang kumain. Marunong silang kumain ng feeds kasi maraming mga kapigmate na nagbebenta ng biik, lalo na yung mga backyard mga kapigmate. Nagbebenta sila ng biik na hindi pa marunong kumain mga kapigmate. Ilang beses na rin ako nakatagpo ng ganun mga kapigmate na nakabili ako ng biik na hindi marunong kumain. Napakahirap alagaan mga kapigmate. Kaya yun po ang iwasan nyo, yung biik na hindi marunong kumain, sakitin. Yun po ang dapat nyo tandaan pagbibili kayo ng biik. Tapos doon tayo mga kapigmate sa baksin. Sa baksin mga kapigmate, maraming backyard na nagsasabi na ang baktin na binibili nila ay baktin or piglet na binebenta nila. Kalimitan sinasabi nila na ano, nasabi nila na complete baksin mga kapigmate. Sa ganyan mga kapigmate, sabi natin hindi natin maiwasan na magtiwala tayo doon sa binibentahan natin o binibila natin mga kapigmate. Sa ganoon naman mga kapigmate,
once na dumating sa inyo ang baboy na nabili nyo or ang piglet na nabili nyo, mga pigmate, kung ano yung mga baksin na pwedeng iturok sa alaga nyo, kahit ulitin nyo yung sinabi ng mga ng seller ng biik na nabili nyo, na sabi nila na hindi ka na ng kung ano-ano. Kung ako po sa inyo, mga pigmate, tip lang po to, ulitin nyo po yung mga baksin na yun para sigurado. Sabi, sa ano, sa tingin ko naman, mga kapigmate, base na rin sa mga orientation ng pag-aalaga ng baboy na narinig ko, mas magandang sigurado kaysa sa umasa na lang na sabihin natin na, kunwari sabihin natin sa mycoplasma, naindikan ba ito ng mycoplasma or para doon sa mga pneumonia sakit, mga kapigmate? Kasi meron nagsasabi na mga backyard na complete vaccine, pero wala naman. At meron naman nagsasabing complete vaccine, yun ang meron ding totoo. Kaya para maging sigurado tayo kung anong baksin na kailangan ng ating mga alaga o yung ating mga bibilin, ulitin natin, mga kapigmate. Ang pinakamahalaga po, porga. Huwag nyo kakalimutan yung pagpuporga, mga kapigmate. Yan. Tapos sa sunod na vlog natin, ang ituturo ko naman po sa inyo yung pagpili ng inahin sa kung bibili kayo sa mga backyard, mga kapigmate. Tapos ito naman to, mga kapigmate, kung mapapansin nyo, di ba may ito, maliit to, kaya maliit, may malalaki. Ito yung mga malalaki, lagi mga lagi natutulog, yan. Yan, may maliit, may malaki, yan. Hanggat maaari, mga kapigmate, kung kayo bibili ng piglet, kung kaya nyo wag bilhin yung maliit, wag nyo na idamay. Para rin po yun sa inyo, kasi ang maliit, mga kapigmate, lalo na magkakapatid, medyo yung maliit, hanggang sa naglakihan lahat, maliit pa rin yung isa, naiiwanan talaga. Pero may para naman yun, mga kapigmate, para yung mga maliliit ay makahabol. Ihalimbawa ko ito, mga kapigmate, ha? Kunwari yan, magkakapatid. Yan. Ang paraan po niya, mga kapigmate, para makahabol yung maliliit, pag nabili niya, kunwari ito, lahat to, nabili niyo, lahat ng piglet na yan, nabili niyo, mga kapigmate. Kung may bakante na mga kayong kulungan, isaising nyo, mga kapigmate. Yung malalaki, isama nyo sa malalaki. Yung maliit, isama nyo sa maliit. Pag nakabili kayo ng isang set o isang magkakapatid na alagang baboy. Para maiwasan po natin yung, ano, yung may mabansot tayo. Kasi kalimitan, mga kapigmate, pag may mali tayong sinama sa malalaki, yung maliit na yon, binubuli po ng malalaki. Sabihin natin na hindi sila makalabang kasi maliit sila. Tapos, yung malaki, lalong lumalaki, mga kapigmate. Dahil po yun sa, ano, sabi natin sa agawan, yung parang sa ganyan kasi, mga kapigmate, sa mga baboy din, mga biik, mga kapigmate. Meron din dyan, sabi natin, leader, sabi natin mas matapang, mas malakas, o yung lagi naghahari-arian. Parang tao rin ng mga kaibigan ng baboy na yan. Kung sino yung mas malakas sa kanila, yun lagi ang, sabi natin pagdating sa pagkain, yun lagi ang nakakain ng marami. Kung sino yung pinakamalit sa kanila, pinakasabi natin, pinaka-weak, pinakamahina, yun ang napag-iiwanan lagi, mga kapigmate. Kaya para maiwasan natin yun, ibukod natin yung maliliit, pagsamasamahin natin yung maliit, pagsamasamahin natin yung malalaki. Yun lang po, mga kapigmate, yung tip ko para sa, ano, para dito sa mga partner, kung bibili kayo ng partner. At number one, mga pigmate, huwag na huwag nyo kakalimutan na kailangan ang mga biik ay marunong po silang kumain. Yun na huwag nyo isipin, huwag nyo kakalimutan. Tapos, kung bibili kayo, mga kaibigan, ng piglet, sa piglet pa lang makikita nyo, mga kapigmate, huwag na huwag kayo bibili ng piglet na nagtatae. Kasi, pag yan nagtatae dito sa kulungan, sa sabihin natin dito sa binilan nyo pa lang, hanggang sa inyo magtatay yan. Pagdating kasi sa inyo, mga kapigmate, iba yung ano ng kulungan dito, iba yung para ng pagpapakain, iba yung pinapakain nila. Pagdating sa inyo, iba rin ginagawa nyo. Dito pa nga lang, hindi na nila mas solusyonan yung pagtatay ng piglet, mga kapigmate, lalo na yung piglet ay dinala nyo sa inyo, kasi doon pa lang mag-a-adjust kayo ng feeds. Mag-a-adjust tayo ng feed sa biik natin para yung makain nila. Yan, minsan yung mga piglet na mga kapigmate, hindi na sila kakain, nagtatay pa. At kailangan mga kapigmate, dun sa pinagbilan nyo, humingi po kayo ng feeds na pinapakain ng may-ari dun sa mga bibilhin yung biik. Para pagdating sa inyo,
ano, kung may iba kayong pits doon, magagawa nyo po ng paltan nyo ng dahan-dahan. O sabihin natin na, ano, malalawakan nyo ng dating pits para hindi sila magtatae. Tapos, minsan, kung dito, wala na silang gana kumain, tapos hanggang sa makarating sila doon sa inyo, kung saan nyo ilalagay yung mga nabili nyong biig. Tapos, pag nabili nyo na yung mga biig, mga kapigmate, pag nabili nyo na mga kapigmate yung mga biig nyo na may sakit, pagdating sa inyo, talaga mahirapan kayo. Kaya, bago nyo kunin ang mga biig o mga baboy na paternal na gusto nyong bilhin, siguraduhin nyo, mga kapigmate, na walang sakit, walang nagtatae, walang lambutin, dapat po lahat sila malakas kumain. Yun lang po, mga kapigmate, ang ano, ang tip natin sa pagdating din sa mga kapigmate sa mga ano partner na gusto nating bilhin. Yun lang po mga tip natin, mga kapigmate, kasi sa ganito, mga kapigmate, sa mga magkakapatid, mga kapigmate, may backyard po, mga kapigmate, na hindi nagbebenta ng paisa-isa. Alam niyo ba, mga kapigmate, bibihira silang magbenta ng paisa-isa, kasi isipin naman ngayon, once na mabilan niya ng ilang piraso lang, mga kapigmate, yung may iwanan na malilit, hindi na po mabibili sa kanila. Kagaya ko mga kapigmate, kasi dito, nung pinost ko to sa Facebook na binibenta ko, maraming gustong bumili ng paisa-isa. Sobrang dami na gustong ano nito, kasi bibihira ang lahing durok dito sa lugar ko. Bibihira ako nakakita ng red durok dito sa lugar namin. Kaya nung pinost ko to sa Facebook, maraming may gusto, maraming paisa-isa. Inisip ko kasi, mga kapigmate, kasi naranasan ko na. Nung nagbenta ako ng paisa-isa, Lahat ng unang malalaki, mga anak ng nilaki na malalaki, naubos na. Ang natira sa akin, malilit. Hanggang sa wala nang bumili. Kasi, kunwari, ikaw nga naman buyer, mga kapigmate, kunwari ako buyer. Bibili ka pa ba ng biig? Na alam mo ang isang inahin, tapos yung mga kapatid ng mga biig ay mga wala na, at yung nandiyan na lang ang binibenta nila. Bibili mo pa ba yun? Ibig sabihin lang ng mga kapigmate, kaya natira, maliliit, may sakit, or inayawan ng buyer. Yun lang, isipin mo. Mas gugustuhin mo ba yung tira-tira o mas maganda kung bibilan mo? Kung may budget ka naman, bilhin mo na lahat. Diba? Lalo na kung malulusog. Kasi sa aming mga nag-aalaga ng inahin, mga kapigmate, kunwari, kaya ko, pag nanganak sila, lagi ako nagtitira. Isa, dalawa, ganyan. Tatlo, yan. Yan ang pinakamarami kong inaano. Pero, bala ko sanang gumawa ng inahin galing dito sa mga anak ni Lucky. Ang problema, hindi naman ako nakakuha kasi naunahan na ako ng bayan na kukunin niya raw lahat. Kaya medyo naging masaya ako. Ang maiwanan lang dito sa akin ay isa. Naging masaya ako dahil okay naman. Kaya lang, para kasing itong lahing to, mga kapigmate, gustong gusto ko yung lahing nito. Parang gusto ko mag-inahin. Pero, mga kapigmate, walang matitira sa akin. Kaya ang gagawin natin, next na lang din ni Lucky, ganito na lang ulit. Tapos pipilitin kong ano, bumili ng isang inahin, or pero para mas gusto kong bumili na lang ng gagawing inahin kaysa magpalaki ako ng inahin. Kasi pag magpapalaki ako ng inahin, mga kapigmate, napakatagal. Kulang-kulang isang taon din bago mabuntes. Kaya ang gagawin ko, bibili na lang. Yan, ito pa yung ating mga piglet. Siguro tataka kayo kung bakit nandito mga to. Kasi ngayon, ang date na po ngayon ay 18. Sa 24 po kukunin na yung buyer to. 22, sasanay ko nang wala dito sa kulungan. Kaya lang po na hiwalay itong mga to kay Lucky. Nandito si Lucky, yan. Ginugutom ko po sila, mga kapigmate. Ginugutom ko sila. Tapos pag nagutom sila, saktong pag tumungtong ang alas 11 ng umaga, mga alas 11, alas 11 media ng umaga, mga kapigmate. Pag pinakain ko si Uringaw, kain na rin sila. Pagkakain po nila, saka ko dito ibabalik kay Lucky. Pero yung malalaki, mga kapigmate, kaninang madaling araw pa yan nilipat dito, yung huling kain ni ano, mga 6:30 ng umaga, itong pinakamalalaking yan, yung malalaking yan, umaga-umaga pa lang nandito na yung mga yan. Tapos yung malilit, iniwan ko dito kay Lucky. Yan. Tapos, ngayong alas 10 ko lang kinuha dito, nilipat ko dito alas 10, para pagdating ng alas 11, mga gutom sila, kakain sila ng pids. Kasi itong malalaki, napakalalakas na talaga kumain ng pids. Yung maliliit kasi, iniwanan ko kay Lucky, puro dede. Ginawa ko, naman ako dito, sinakto ko ng alas 10, lipat dito. Para magutom sila ng konti, mamaya pag nagbigay ako ng pids dito kay Oringaw,
damay na silang lahat. After noon, lipat na. Kung mapapansin nyo mga pigmate, halos wala na tayong masasabing talagang maliit. Konting-konti na lang ang gap nila. Yun po parang ko mga kapigmate para dito sa mga to yung hindi ayoko kasi na may nalalayo ng size mga kapigmate. Ang hirap mga kapigmate pag may isang maliit na malito. Ito na lang pinakamaliit ko mga pigmate, yan na lang. Pero hindi ko masasabi, hindi rin masasabing maliit yan, halos malaki na rin. Konti na lang. Yan. So mga kapigmate, tapos na naman ang vlog natin. Sana may magustuhan yun to. Nga pala, baka mag-vlog ako mamaya tungkol sa pinakamagandang inahin. Hindi rin, ang paggagawa ng inahin mga kapigmate, galing dito sa inahin, lalo na sa backyard. Yan. Bibigyan ko kayo ng tip dyan. Yung ginawa kong paraan nung napili ko si Lucky para gawing inahin. Ito mga kapigmate, si Lucky ay galing sa partner to ha. Yan. Ginawa ko lang inahin. Mamaya, pag sinipag tayo, ibablog natin yung kung paano ko naging inahin niya si Lucky. Tapos itong mga to, yung mga anak niya. So, mga kapigmate, tapos ng ating vlog. Sana nagustuhan nyo ang vlog na to at sana may matutunan ulit kayo dito sa vlog na to. Tandaan nyo po ha, kung may mali man ako nasabi, kung may mali man akong paraan, lahat po ng farm mga kapigmate, lahat ng nag-aalaga ng baboy, iba-iba ng paraan ng pag-aalaga ng baboy. Kung ganun ang pag-aalaga niya, ganito po ang pag-aalaga ko, ganito ang paraan ko, ganun ang paraan niya. Yun lang po yun mga kapigmate. Mas maganda po na ang gawin nyo na lang mga kapigmate. Kung may mga natutunan kayo sa akin, kunin nyo yung mga nagustuhan nyo, pero kung alam nyo mali, huwag nyo na pong gawin. Yun lang po yung mga kapigmate. Tapos i-depende nyo rin po yung gagawin ninyo sa kulungan ninyo. Yan, sa kulungan ninyo. Titingnan nyo kung yung ganun bang technique, ganun bang tip ay nararapat ba sa gantong kulungan, sa gantong lugar. Ayan. Yun lang yun mga kapigmate ha. Sana po may natutunan kayo. Yun lang po talaga ngayong araw na to. Ito nga po pala si Jan Jerry Alton ng All About Pig Learning. Maraming salamat.